Good morning mga Kamudra Bills. Ako'y nakatanggap ng email na nagre-request kayo mga Kamudra Bills ng kung ano ang identity ko, kung sino ako sa madaling salita. Pasensya ng damit ko eh. Hindi ako sanay magdamit ng ganito kaso eh. Summer dito sa Melbourne, so ayun. Sa loob ng 16 na email, ang mostly tinatanong tong kung taga saan ako. Sa 16 na iyon, 7 ang magkapapareho kung taga saan ako. Special, most especially doon si Tita Anita, linunto ako. Tita Anita, limto ako from Canada. Mark from Austria, and what's that? Josephine from Hong Kong. Tricia from Philippines. Yun, madami pa. Basta lahat yun ay hindi man magkakapareho ang simula, ang ibig sabihin ay isang katanungan. Irarandam ko na lang mga Kamudra Bills. Ang inyong mga tanong ay ito na, sasagutin ko. Lipstick ko yata, hindi pantay. Nag-lipstick ba ako? Ayan na. Ang mga katanungan nyo, sasagutin ko mga Kamudra Bills. Pasensya na sa aking YouTube channel, kahit ganun yun, i-subscribe nyo ha, i-share nyo naman sa inyong mga Kamudra Bills, you know. At wala akong edit-edit, kasi ang telephone ko ay mumurahin lang. Ang akin lang ay, you know, kasi dito, usually sa Melbourne, pag mag-iisa ka, masisira ang ulo mo. Eh, mabuti na lang mag-ganito, mag-YouTube channel. You know? Ito, sasagutin ko na. Unang tanong nyo, mga Kamudra Bills, mga manshis, kung taga saan ako. Magandang tanong. Obvious ba? Di taga Pilipinas. Taga Pilipinas. Yun yung sabi mo, Tricia, natutuwa ka sa aking salita. Like that. Ganyan ako, ewan. Sige. Taga Pilipinas ako at ipinanganak ako sa Lalawigan, Burungan, Eastern Samar. Mangyari na doon ako na ipanganak kasi ang aking lola sa father's side doon nakatira. Ang mga parents ko nakabili din doon ng mga property, ang bahay. So doon nag-aral ang mga ate ko. So, ang mami ko, paruot pa rin eh, habang ako'y nasa loob ng tiyan, dala-dala niya lagi ang bag na gamit niya para pag inabot siya doon sa Lalawigan, doon ako eh, anak. Pag inabot sa Dolores ako eh, anak. Kasi sila, taga Dolores, Eastern Samar. So, shout out dyan sa mga taga Lalawigan, Burungan, Eastern Samar. And shout out also, over there in Dolores, Eastern Samar, hello, subscribes naman sa aking channel. Yun, taga doon ako. So, in short, I am from Philippines. Yes, I am from Philippines, guys. You know, and thank you so much for your request. Because yesterday, until last night, I scroll my email. Oh my God, mini email regarding about my identity. So this is it. I am from Philippines, in short. So we have 9 siblings. We are 9 siblings. I am number 6 for that whole of 9. 3 boys and 6 girls. And
ang dalawa doon tumboy. So, I'm proud of it, you know. Whatever their identity, hindi natin dinidegrade ang mga tumboy, mga bakla. I'm proud of them, you know. Like us, normal, they have many bad, good. Hindi natin maano, basta mahalin na lang natin ang isa't isa sa ating kapwa. Okay? Ayun. Ang tanong na napakalaki ninyo kung paano napaibig ang aking asawa. Ikaw, Joseph, ha? Noti ka. Bakit naitanong mo kung paano napaibig ang aking asawa? Sa beauty kong ito, ang iyong mudra bills. Oy, siya nga pala, i-likes nyo naman ang page ko, Mudra Bells din, in Melbourne. So, ganun din ang page ko, okay? And my Facebook is Rosario Operario Condes. I just put my Operario name because so my classmates, my relatives can recognize me, okay? So, but I am Condes now and very soon, my passport come, it's Condes already because last January 20 I can do renew my passport, so that's it. Oh, yun ang tanong nyo, kung paano ako napaibig ng aking asawa. Napaibig ko ang aking asawa, ewan ko ba, ang sabi ni lola, ng aking lola na ina, ina ng aking tatay, at kasabihan din ng mga kapitbahay, mga tito, mga tita, mga chismoso, chismosa, kung sino man. Ang sabi nila, ang pangit daw, pangit ba ako? Pangit? Pangit. Sabi mo, pangit. Bakit foreigner ang asawa? Ikaw ha? ang sabi ng lola ko, noon, nako, Rosario. Rosario, talagang binabanggit niyang pangalan kung kakaasiwa, Rosario. Rosariohan, whatever. Sabi niya, pangit daw, ay para sa maganda. Sabi ko naman, lola, how can you say that? In English, how can you say that? How did you know like that? Because she said that time is I am 9 years old and I have still her lip here. It's not operation. It's not fixed yet. I still have a wound like that. I said, how did you know that I am belong to handsome man? And then she said, yes, you are belong to handsome man because if they have a ugly thing. The ugly thing is, no. Ang mapangit daw ay para sa maganda. At ang marumi, pag ang maluma na bahay pag nilinis ay gaganda. Yun ang kasabihan ng aking lola. See, hindi ko kalain mga kamudra bills na ako'y makakapag-asawa ng foreigner. Hindi ko alam, Joseph. Joseph from Austria, hindi ko alam to eh, kung paano ko napaibig ang aking asawa. Alam mo? Ay, salamat sa iyong pagtatanong. Tinatanong ko rin yun sa sarili ko. Paano kaya napaibig ko ang aking asawa? Ewan? Basta, nakilala ko siya sa isang social media sa Facebook. Doon sa nagtatanong kung saan ko nakilala. Nakilala ko siya sa Westerman for Filipina. This Facebook group is created from our ninang, our godmother Josephine Ditara Alim. Hello ninang, I miss you so much. Hope you can watch my YouTube video and subscribe as well. I don't know. I don't even know why my husband loves me, you know? You know, guys, but when I see him, oh my God,
He kissed me straight away. Yes! Hinalikan niya ako agad. Yakap niya ako. Eh, kung marunong nga lang ako mag-flash dyan sa mga picture, kasi hindi ako marunong mag-edit-edit, mga guys, ipapakita ko sa iyo ang picture namin mag-asawa nang sinundo ko siya sa airport. Diyos ko po, hinalikan niya ako agad. Kita yun ni Naninang, Josephine. Kita nila yun. Hinalikan niya ako agad. Ang hiya ko sa airport. Daming tao. Pinagtitinginan kami. Diba? Kakahiya. Pero, ang inyong lola, kasi beautiful. Ah, gura. Kiss din. Kasi mahal ko na siya eh. Mahal ko na siya. Dahil sa aming pag-chat, not chat totally, video call, kasi ang asawa ko, mga guys, related na rin doon sa nagtatanong kung ang asawa ko ay professional like abogado or teacher or whatever. Hindi siya, wala siyang pinag-aralan. Wala siyang pinag-aralan, guys, pero hindi ko siya ikinakahiya na ganun ang kanyang pagkatao. Siya ay mabuting tao, mabait, mapalakaibigan. Hindi nga lang siya marunong magbasa at magsulat. Pero mayroon siyang matatag na trabaho. Although ang doktor niya, ina-advise siya na huminto magtrabaho kasi mayroon siyang disability sa kanyang health. Siya ay diabetic. Siya ay type 2 mellitus diabetic. So, meaning to say, anytime, pwede siya mag-collapse pag napagod siya kasi bawal siya mapagod. Dahil ang diabetes, dito ay itinuturing na lifetime ill conditions in your health. Kaya ang doktor nag-a-advise na huwag kang magtrabaho, Mr. Kundis, makakasama sa'yo. Kung gusto mong matagal ang buhay mo, huminto ka at ang government naman mag- susustento sa'yo. Pero ayaw niya ng ganon. Sabi niya, nalakas na malakas siya, bakit siya pipigilan? Ay, sabi ng doktor, sige, let go. Ikaw, Mrs. Kundis, sign ka ng waiver na ang asawa mo magtatrabaho ng kusa at tinatayagan mo. Pumapayag siya. E di yun. Nag-sign ako. Kasi ayaw niya tumigil sa bahay. So, ako man din. Ako gustong-gusto kong magtrabaho. Eh, wala pa namang hanap na trabaho. Paano baga? Gusto kong mag-split ako dyan sa kalye. Aha. Ayun. Yun. Napaibig ko siya sa aming pagkikita sa Facebook, video chat. Joseph. Oh, Mark, ang tanong mo. Paano kayo nagpakasal si... Paano, saan kayo kinasal? Oh, magandang tanong. Since walang annulment sa Pilipinas, siyempre naninigurado ako na mahal ako ng asawa ko. Alam ko kung sinong pakakasalan ko at kilala ko siya at talagang paninindigan niya ang pagmamahal niya sa akin. Doon ako nagpakasal sa Pilipinas. Dahil alam niyo guys, itong tip din to sa ating mga babae na mapapangsawa ng foreigner. Mas maganda sa Pilipinas magpakasal kasi ang ating kasal, dokumento ng ating kasal ay recognized all over the world. Hindi na natin kailangan mag-report pa sa immigration. O, kasal na ako kay Tarpulano, Tarpulana, hindi na. Straight away recognized ng ating Philippine Embassy. So, that's it. Unlike, pag dito kayo kinasal sa Australia or somewhere else, kailangan, kahit registered ng kasal nyo, kailangan nyo pa rin i-report sa consulate. Dito sa atin, hindi na. Sa Pilipinas, pag kinasal kayo, hindi na kailangan i-report sa consulate. It's direct recognized na from PSA, Philippine Statistic Office Authority, PSA.
dati NSO, 'di ba? Pabago-bago ang pangalan ng ating mga kapapilan. Ewan. So, doon naman sa nagtatanong kay Tricia, ang pag-aasawa ba ng foreigner ay madali? Napakagandang tanong, Tricia. From Philippines, Cabanatuan City. Tricia, ang pag-aasawa ng foreigner para ding sugal. Alam mo kung bakit? Ayon lang sa aking experience, Dai. Mayroong lalaki na mabait na foreigner, nakakaintindi sa iyong kawalan ng iyong pamilya. Mayroon namang foreigner na ang iniisip, lagi mo siyang uutakan, lagi mo siyang iiskamin or kakamkamin mo ang iyong ari-arian. Mayroon. Itong karanasan ko sa aking asawa, palibhasa ang kanyang ex-partner ay walang pakialam sa kanya, kundi iskamin lang siya ng pera. Dahil dito sa Australia, kahit live-in partner, ang batas, ang law, katulad din ng kasal. Pag naghiwalay kayo, bibigyan mo siya kung anong meron ka. Pasalamat na lang itong aking asawa, itong property na ito na kinatatayuan ko ngayon. Kahit luma, kahit ano, ganyan, upside down, ay nakapangalan pa sa kanyang ina at sa kanya nung time na sila'y nag-struck down ang relationship. So, ang kanyang ex-partner walang nakuha, kundi ang supervision lamang. Kasi tinitignan dito, doon ang case-to-case basis. Kung contribute ka sa bahay, let's say nagpagawa, makakakuha ka. Pwede mong ibinta. Pero wala eh, kasi nakapangalan sa kanyang ano. At pasalamat na lang at inilipat na sa amin ang titulo nito. Salamat sa Diyos. Ngayon, may nakatatawag na akong bahay naming mag-asawa. Oh, ganun. Hindi madali ang pag-aasawa ng foreigner. Tricia, from Cabanatuan, hindi. Ay, napakahirap. Mayroon naman, mabait din. Mayroon sumbatero, sumbatira. Ay, kagaya din sa atin. Anyway, importante lang, huwag ako jujumbagin. Dahil pag jinumbag ako, makakatikim siya ng ano tawag dito? Left and right kamao. Pero ang asawa ko hindi naman. Nagbubunga nga sometimes. Ganun lang yun. Natural naman yun eh. Kahit Pilipino, Pilipina, mag-asawa, nagbubunga nga, di ba? Kasi nga, mangyari, hindi tayo magkaano-ano sa ating asawa. Nagmamahalan lang tayo dahil naibigan mo siya, naibigan ka niya, ganun. Tapos nagkakasal, para may katunayan na kayo ay mag-asawa. Legal na kayo ay may intimate relationship. So, ganun. Pero yung iba na yung usapan pag sinuntok ka, pag papasaan ka, no? Iba na yun. Doon kay Iqbal, from India, Mr. Iqbal, you know, your question is, you ask me, how did you know if my husband genuine relationship to you? I'm going to speak in English, you know. For your question is, I know him if he loved me. I know him that he loved me because, sorry for my English, I'm not fluent in English. I know him because that he loved me because
Every time we fight, when I grab my bag, he cry. He cry and he said, you can't see, you're not see me, you don't see me anymore, and I kill myself. Yeah, he's scaring, he's scary. And then of course, who am I that I'm not let him back and make I adore him, you know. You know, sometimes men is have a drama, you know. But he loved me a lot, and he said, if I'm not love you, why I marry you? You are only the woman I married in my whole life. And it's because his word, I feel comfort, and I believe that he loves me. Thank you, Sir Iqbal from India. And, oh my God, Oscar, ang tanong mo, napaka-OA mo talaga. Ikaw rin ay isang babala kita sa kanyon dyan sa Pilipinas. Sabi mo, eh bakit kanaibigan ni George, eh ang pangit-pangit ko. Sabi mo sa email mo, ang pangit ko. Eh yun nga ang gusto niya eh, ang pangit eh. Anong gagawa mo? Pangit ba ako? Hindi naman ah. Anyway, Oscar. It's all right, you know. I am comedian, you know. Palabiro ako. Sa aming magkakaibigan ako ang komedyante. Anyway, yun ang mga katanungan mo. Ah, no. Na kalimutan ko, tanong ni Nerly from Jinsan. Paano daw masisigurado ang lalaking foreigner na hindi scammer? Sa aking pananaw, ganito. Kung hindi siya scammer, siya ay pumunta ng ating lugar kung nasaan tayo. Si husband kasi noon, ako yung nag-iisip din baka ako manluloko to eh. Or ano. Eh, nung sinabi niya sa akin na huminto ka na sa pagtatrabaho dahil i-process mo na yung mga papel natin na pagkakasalan, gagamitin natin sa kasal. Eh, di iyon, ibig sabihin, tunay siya. At nung time na iyon, syempre huminto na ako ng pagtatrabaho. Sabi ko sa kanya, o paano yon? Wala akong trabaho, paano ako kakain? Eh, ang anak ko eh, sa kasalukuyang iyon, nag-training ng jungle fighter sa army. Wala akong income. Pinatigil niya ako magtrabaho. Nagtatrabaho ako noon ng isang kasambahay sa San Joaquin sa aking Madam Elena Malabuyok. Ayun. Oo, doon ako nagtatrabaho. Ayaw nga akong paalisin ni Inay Saling eh. Pinaalis ako ni George kasi gusto niya itutukan ko yung aming mga papilis nga at pauwi na siya ng December. Yun. Pinapadalhan niya ako ng pera. So, doon ko nalalaman ang isang lalaki kung seryoso sa'yo ay bibigyan ka ng sustento at talagang hindi naman palagi paninindigan niya ang kanyang salita. Kasi noon, hindi naman ako lagi-lagi pinapadalhan ni George. Let's say, padalhan niya ako ng $100, Australian dollar. Yun ay tatlong buwan ko ng budget. See, tatlong buwan ko na yun dahil isa lang naman ako. Bibili ako ng ulam. Eh, sa likod ng bahay, madami namang talbos ng kamuti. Okay na sa akin. Kung talagang hindi rin scammer ang babae, baka eh scammer din ang babae tulad ng mga napapanood ko dyan sa YouTube. Kayong mga babae, huwag kayong mag-scam. Masama yun, no? Sarap yung jug-jugin. Nainis ako sa mga nakaka-buisit ng mga scammer na babae sa Pilipinas. Kakahiya, di ba?
E ako, nung pinadalhan ako ni George, tinago ko ang mga resibo. At ito pa ang tip, pag magkarelasyon kayo ng foreigner, itatabi nyo ang mga ipinadala na resibo. Ang resibo, yun ay ano nyo, malaking ebidensya sa immigration, sa embassy, sa pag-a-apply nyo ng mga visa nyo. Napakalaki. Ang mga sulat nyo, ang mga conversation nyo, alam ninyo, nung pumunta ako rito, tulad ng sinabi ko, irarandam ko na lang ang aking mga kasagutan sa aking relasyon kay hubby. Nung papunta ako rito, binuksan pa ng immigration, ang aming conversation, ang aming messenger. Kanila pang hinak. Eh, hindi ko alam ang password ng asawa ko. Hinak nila. Tinignan. Sabi, Miss, don't you worry. Hindi naman namin to anuhin. Kasiguraduhan lang namin na ano. Yung mga baliw talaga, ano? Ewan ko ba? Eh, sabi ko, pagdating ko naman dito sa Melbourne, aking isinara. Sabi ko kay husband, yung ano binuksan niya ng immigration. So, palitan natin ang password. Yun. Pinalitan ko ng password. Para daw makita kung ano ang kung genuine ang relationship namin. Kasi that time, ako'y palabas ng Dubai. Eh, hindi ako pinayagan ng ano ng immigration kasi hindi matibay ang aking papilis na ano. Eh, di yun, hindi ako nakalabas. So, ay, nako, mga mudrabils, hindi ganong kadali ang pag-aasawa ng foreigner. Pero, sinabi ko sa inyo, tulad ng sinabi ko sa inyo, mapalad ang makatagpo ng mabait na foreigner. Ang asawa ko, hindi ko naman sinasabi na mabait or hindi ko naman sinasabi na matapang. Kasi kayang-kayanan ko rin naman siya pagsalitaan. Pag halimbawa nagkakasagutan kami, abay na laban ako ng sagutan. Huwag na lang talagang hahantong ng yung susuntukin, nako, hindi pwede yun sa akin. Dahil sometimes, nagsagutan kami, nag-awit kami, ano po yung pinag-awaya namin? Hinataw ko siya ng walis, bakit? Oo, hinataw ko siya, aga, bakit ba? Huwag kayong padadaig sa inyong mga asawang foreigner. Pag magsalita sila ng masama, salitaan nyo rin ng masama. Bakit? Walang pwedeng mang-api sa inyo, no? Alam niyo ba, nung itong asawa ko, nung nandito ang ex, ay pagdating ko dito, nandito pa ang ex. Hindi nyo na itatanong. Nandito pa. Nagsalita siya ng hindi maganda sa akin, na rude. Pagpasok ko ng kusina, inismas ko lahat ng kanyang mga gamit. Bakit? Ako pa ang kanyang aanuhan. Ay naku, kagabi. Masabi ko sa inyo mga mudrabils. Nanonood na naman ako doon sa Rapitulpo about that idol Kit Talins. Nakita ko yan, yung video na yung viral na ano, initag ko nga sa Rapitulpo in Action. Yung si Mang Jun, tinadyak-tadyakan niya yung gwardya. Ito lang masasabi ko sa inyo, ha? Pasensya na, lumabis na sa mga katanungan mo. Lumihis muna tayo sa kwento. Masabi ko sa inyo, kayo, gwardya, kung ano lang ang itanong ng mga customer, let's say, papasok sa subdivision, yun. Huwag na kayong mambusisi, ganito, ganyan, huwag na. Kasi, ang inyong papel bilang gwardya, pagbabantay lang yun. Hindi na yung magchismis. Oh. Ikaw naman, Mang John, huwag ka naman ganyan.
Huwag kang ganyan na mananadya ka kung isang kindat lang ng iyong amo, eh, hindi yung amo ang nalabas na ano, ikaw ang nalabas na guns. At ikaw naman, idol kit talents, huwag naman kayo ganyan. Pag may mga fans, bagamat hindi nyo pinapunta, nandyan na rin sa poder nyo, sa subdivision, aba eh, sumaglit naman kayo dahil bigyan nyo rin naman ng importansya ang iyong mga fans. Kahit kayo nilalagnat, aba eh, kayo'y bumaba, magpajama, bilang ano na lang, sabihin mo na nilalagnat ako, pasensya na ho kayo, hindi ako pwedeng magbiso-biso, ano. Yung mga 5 minutes na makipagsalamuha ka sa yung mga idol, napakalaking bagay na. Diba? So, yun lang ang akin. Walang masamang tinapay. Yun ang aking buhay. Sa mga nagtatanong ng na-receive kong 16 emails, different of questions, mayroon doon tanong na bakit daw ako pinakasala ni George, ang pangit ko naman. Alin ba dyan ang pangit? Itong ilong ko. Hayaan mo, Day. Pag umaman ako, ipapa-plastic surgery ko to. Papabilo ko to. Anyway, ayaw ng asawa ko. Niloloko ko nga yung asawa ko. Sabi niya, pag nagpa-plastic surgery ka, hindi na kita makikilala. Baka eh, hindi na kita mahal kasi hindi naman yun ang aking pinakasalan. Hindi ibig sabihin, no surgery, nothing. Kaya kung ano ako, yun ang sabi niya, yun ang aking mahal na asawa. Anyway, mga nag-subscribe sa akin at nag-email sa akin, salamat na marami. Salamat po. Wala akong masamang tinapay sa aking pag-vlog. At ako'y baguhan lamang. Wala akong edit-edit, chichiburichi, kung ano-ano pa man. So, ang ginagamit ko lang ay aking Oppo na telepono. So, salamat po sa inyong panonood sa aking mga video at subscribe po and share and just do email for my email rosarioplataoperario 44@gmail.com. See you! Hanggang sa muli!